Malabas sa panibagong Pulse Asia Survey na marami pa rin ang pabor sa pamumuno ni Pangulong Noynoy Aquino. Pero bagsak siya sa isyu ng pagsugpo sa kahirapan at pagkontrol sa pagsipa ng presyo ng mga bilihin. Balitang hatid ni Cara David. Positibo pa rin ang rating ng Administrasyong Aquino sa karamihan ng isyu na mahalaga sa taong bayan. Batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia nitong June 24 hanggang July 2, mataas ang net approval rating nito pagdating sa paglaban sa kriminalidad, pagsusulong ng kapayapaan, pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas at pangangalaga sa kalikasan at iba pa. Pero negatibo ang net approval rating ng Aquino Administration sa dalawang isyu. Una, sa pagbawas sa bilang ng mahihirap na Pilipino. Negative 1 ang net approval rating sa reducing the poverty of many Filipinos. At pangalawa, sa pagkontrol sa pagtaas ng presyo ng bilihin o controlling inflation na nag-negative 15. Ayon kay UP Professor Prospero De Vera, isa itong senyales na ang natamong paglago ng ekonomiya ay hindi pa nararamdaman ng maraming Pilipino. Hindi nahihiwalay ng ordinaryong tao yung diferensya ng DAP tsaka PDAP eh. Ang nakikita niya dyan, may pagnanakaw sa pera ng bayan. Yan ang kanyang simplification. Kasi hindi konektado doon sa kanyang pang-araw-araw eh. Lumabas din na higit sa paglaban sa katiwalian, tila mas mahalaga para sa mga tao ang issue ng inflation o pagtataas ng presyo ng bilihin. Nadagdaga ng 7 puntos ang disapproval rating dito ng pamahalaan. Sa nakaraang 4 na taon, sabi ni De Vera, tila ang paglaban sa katiwalian ang mas binigyang pansin ng Malacanang. Kaya sinisingil na ngayon ang taong bayan ng gobyerno na tuparin ang ikalawang pangako nito, ang paglaban sa kahirapan. More effort has to be put in. Kung meron ka din namang discretionary money, kung may additional funds ka na rin naman, no? Kung merong savings ang pamahalaan, ilagay mo na yan doon sa mga gut issues na pang-araw-araw sa taong bayan. Dinepensahan naman ng palasyo ang pagbaba ng net approval rating ng pamahalaan, lalo na sa issue ng inflation. When you also look at the figures, steady naman po yung inflation natin, minsan bumababa, and it's always within the range that is predicted by government. We do look at data like this to compare also with government data and tignan kung where we can do better. Cara David, GMA News.